nyo na doon ay meron ng space halos, hindi katulad kanina na parang nag-aaway-away sila. Tapos normally, makikita nyo na yung forward progressive movement. So normally, kung i-rate natin, yung sabi ko kanina, at least 70% para sa Benefo process. Kapag ka na-dilute na natin yun, 65% yung magiging mag-dilute. So ito yung ano, yung naalala yung natapon kanina, no? Yung extender sabi ko. Ito yung composition. Tawag sa kanya is stress egg yolk citrate. Ito yung buffer. So yung buffer is 72 ml and then yung egg yolk 20 ml with glycerol 7 antibiotic. So 100 ml yung total. Pero hindi lahat yung 100 ml na yon gagamitin natin doon sa pagdadilute nung semen na na-collecta natin. So kung 3.5 yon ang ginagamit namin dito times 10. So tenfold. So magiging 35 ml. Hindi naman natin ilalahat yung 100 ml. So, ayun. Tapos, hindi po kami nagme-measure dito ng ano. Di ba, sabi ko sa inyo kanina, motility lang. Kasi po, wala po kami yung counter. Tapos, siguro meron din nakalagay dyan na pH, no? Tapos, yung ganun yun. Hindi po namin, alam naman ni Doc na yun. Sinabi ko na sa kanya before kasi yung iba rin nagtanong sa akin. So, hindi po namin siya ginagawa dito. Sa PCC ata, yun, ginagawa yun. Pero pwede nyo rin yata ma-search naman sa internet yun. Kung halimbawang, para may idea kayo kung ano yung... Ano yung pahapin? Kasi rin natin ma-measure ko sa masakoy. Wala pala kaming ano. Dati kasi meron ditong pang, ano nang... Ipos paper, wala. So, yan. Nakakuhanan mo ba, kuya? Okay. Eclipse. Tapos dapat kasi mamayang hapon, equilibrate natin kasi siya eh. Simula ngayon hanggang hello. Nyari. Magnet. Okay. So yun, kaya lang, mukhang hindi na kayo pababalikin mamayang 1. Kasi kahit magkatubig mamaya, eh hindi na okay yung nakapon. Kasi dapat, right after nung collection, i-promise na natin siya. Kaya kung mapapansin nyo, naka-ready na. So ganito yun, kung nagkataon na ipaprocess natin siya, eto, dito natin siya iloload sa straw na to. So ito yung ginagamit, 0.25 ml to. So paano yung proseso ng pag-iloload ng straw? So kunyari, assumption na lang, imagine nyo na lang. Eto, ahaluan ko na ang extender. So sabi ko sa inyo kanina, di ba, ano yung magiging final volume niya? 35, kasi 10-fold. So kunyari, nagawa na natin yung 35, ganyan. Oo. Tapos, pag okay na yon, itatest ulit natin yung mag-ilite niya. So, sabi ko nga sa inyo, or at least 65% yon. Or kung nag-lower doon, ibig sabihin, stop natin yung procedure. Hindi natin siya itutuloy. Dapat at least 65% yung mag-ilite niya. So, let's say, pumasa sa 65%. So, ang gagawin natin, ilo-load siya dito sa store na to. So, yung pag-load noon, hindi rin kami dito, gumagamit ng machine. Pero sa PCC na kamag-machine sila. So, ang gagawin is, kung makikita nyo naman, may cotton plug naman dito. So, iyaan nyo talaga siya. Sipsipin nyo talaga siya. Oh, dapat nga may experience nyo yun eh. Yung mga nakaraan, napaano ko yun. Kaya lang wala eh. So, yun. Tapos, pagkaano nun, kakat siya dito. Pagkakat, basta merong mababawas dyan, magkakaroon ng space dito. Tapos, lalagyan nito. Dapat. Gagawin yan. Para yun yung magiging lock niya, parang gano'n, seal. So yun, ito, polyvinyl chloride. Yun yung magiging seal niya. Tapos pag nabasa yan, ga-expand yan. So yun, wala ang leakage, gano'n. Tapos ito naman, once na ma-reach niya yung cotton plug, hanggang doon yun, hindi na rin ito, hindi rin siya mag-leak pa balik. So ayun, tapos after that, dapat i-ano natin siya sa tubig. Parang i-cool down pagod. Kaya lang, wala tayong tubig, kaya hindi ko rin na-ituloy. So yun lang naman basically yung ano. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo, equilibrate natin dyan sa ref, 2 to 4 degrees Celsius. Tapos, 1 o'clock, i-ano sana natin, freeze natin. Dun, yung slow freezing na tinatawag, yung using liquid nitrogen. So, ayun. Yung liquid nitrogen naman, kuya, may ano ko lang? Mapapakita kahit yung usok-usok lang. Yan sa atin, yan. Yan malaki. Usok-usok lang. Oo, para may idea kayo kung ano yung liquid nitrogen. Yan malaki. Kasi yung iba nakita talaga nila. Kuya, may laman po ito?
Yes. Okay, nasan yung mga bata? Usok-usok. So yun. Oh, anong temperature? Negative? 196. So dito natin yung fix yung ano. Walang mga reps sa lahat. Tapos, dapat kung ano sana niya, makakabalik kayo, si Kuya Hermie yung mag-demo ulit sa inyo ng pag-freeze. So, slow freezing. So, halimbawa, nasan po yung ano natin, Kuya? Ano? Yung pinag-aanohan natin. Manual din, yung freezing dito, unlike sa TCC, naka-ano sila. Asan po yung inaano niyo, Kuya? Nasa ilalim. Ayun, basta yung nakikita niyo, di ba ito malaki? Opo. Mother tanks ito. Yun yung parang field tank na yun, yung maliit. Ayun, yung hindi sa ilalim. Kita niyo? Ayun, doon nag-aano si Kuya, yung pag-freeze. So, dahan-dahan yun. Noong una, parang vapor freezing lang siya. Bale, for 15 seconds, tapos 1 minute, and then 8 minutes, tapos saka siya isa-submerge dun sa liquid nitrogen. Tapos, pagka-submerge nun, yun, frozen na yun. Tapos, after that, kukunin ulit natin yun, tapos ito-thaw natin. So, thawing temperature, may nakakaalam. Dapat close to body temperature ulit. 40. Mga 38-40 gano'n. Tapos pagka na-thaw na natin siya, again, mag-elite testing ulit. Para malaman natin kung okay pa yung sinila. Tapos after that, kung okay naman, store na natin siya doon. Store natin siya. So basically yon, tapos na yung proseso nun. Kung kailan siya gagamitin, edi kukuha lang. Tapos gano'n ulit. Itong batch ba na to ay nakapag AI demo? Kuya, nakapag AI demo sila? Opo. Wala ako nung ano, di ba? Nung kailan mo to ba? Last week. So, yung po yung demo. Ay, yeah. Ayun, nakapag ano naman pala kayo. So, nakita nyo. Ganyan lang. Ano, Kuya, ano pa ang kulang? Eh? Wala na. Ah, alam ko nang wala pala ako yung sa isang klase ni Dong Hap. Yung 261 sa taas. So, last batch na ata kayo eh. Ay, isa po. Ah, may isa pa? Isa pa po. Baka na po kung yun ano. Kailan kaya yun? Next week pa. Ay, next week na. Okay. Sana may tubig na. So next week ay, next Monday. Kimchi or yogurt? Kimchi? Yogurt. Oh, yogurt. Ang ganda na. So yun, yun lang yun. Tapos na yun. May question ka, wala na. May question ko. Kasi yung pagpingi.